game 1. Ay, natuto sila nung game 3. Kaya din sila nag-chango. Man, same thoughts as you. Man, since ito ang first game, ipakilala muna natin ang mga players natin. Si Rhea gagamit ng Tams. Tus Jin, ang Yuzong, si Hades, ang Lancelot, Imbadie, ang Luyi, Ben, Sanity, ang gagamit dito ng Johet. Meanwhile, on the right side ay ang Arkangel Esports. You got Eason here para sa Atlas. Keke naman sa Pupol ng Cupa. Yung Saksa dito para sa Dairot. Yasuo for the Choen. Escalera for the Chango. Itong mga pangalan na to guys, tandaan nyo itong mabuti. Tandaan nyo ito. Anytime soon, after this night, 5 sa 10 pangalan na to ay professional players na. Definitely, Kuya Shinbu. Actually, ngayon pa lang, pinapatunayan na ng dalawa na deserve nila yung slot ng MPL. Men, pwede natin tignan dito yung mga skills ng dalawang teams. Look at this, 5-man flicker para sa Arkangel. I think they really want to dodge out the duality vacuum na hinahatid ng isang Luyi. Kasi biglaan yun eh, hindi siya kagaya ng Kufra na pwede mong i-purify agad. So, ibig sabihin with that 5-man flicker, gustong umaksyon ng side ng Arkangel dito. Meanwhile, Cignal Ultra, iwas posoy naman sila ngayon. 3-man purify plus meron silang itang retribution. So, again, men, magkaibang team ng playstyle para sa dalawang team. Pero now that they have an idea of the damage na pwedeng ibugan ng isa't isa, men, maano na sila, maingat na sila. Pansin ko napaka-maingat na nila, no? Oo, napaka-maingat. Kasi wala nang parang super invade na nagaganap dito. They still go for the hats. They can still punish Yasuo here. No sense of actually escaping that one talaga. Kita mo naman, dinaanan ka lang ng smart missiles eh. But in terms of trade pa rin for kills, Arkangel ang nakakatingas pa rin dito. Dalawa. Pero paunaan sa push to. Both of the teams mirroring themselves. Sino ang mas mabilis no normal ng tower? Take note na madami ang Arkangel. Napasakit ng combo ng lingkupan ng Atlas. At may Dairot pa nga, Kuya Mushin. Hindi man nabasag ang tower. Nakakuha pa sila ng extra kill. So medyo tabla pa rin yung gold natin ngayon, Shinbu. Pero look at how Escalera moves here. He also rotated for the mid lane side para ishove yun, no? So talaga nakikisit ng push dito and pressure that leaves some members of Cignal Ultra to occasionally just stop onto the mid lane side. And Arkangel is still able to establish pressure kahit papano dun sa bottom lane. Pero tama ka, Torre pa rin ang successfully nakuha dito ng Cignal Ultra. Alam na kasi ng Cignal Ultra din na mas mabilis silang no normal kasi supports yung nasa bottom lane. Di ba? Yung Dairot, actually, napalaban sila. So, dumepensa sila dito, willing to give up a life for a tower. And mind you, Torre talaga ang tunay na kalaban sa mundo ng Mobile Legends. 3 minutes, pare. 100 lang ang kalamangan. Intense na naman. Mangyayari ang susunod na laban for sure sa next turtle take. Wala kang pumuesto para sa turtle dito eh. Kasi alam nilang predicted din ang kabila yun. They're actually trying to control the side lanes muna. And look kung saan man mag-rotate yung iba mga membro dito. Pero Cignal Ultra nakakuha na. Face check. Escalera. Huli ka, bata. Huli ka, Eska. And man, pero hindi, may counter go. Si Dairon dito with Abyssum Strike. Meron bang Spectre Step? Aabot ba? Pero mukhang hindi naaabot dahil pop the second skill by Cyclone out. Cyclone Eye out. There you go. Nakakuha ng isa ang Cignal pero may bawi ng onte ang Arkangel. Ang galing din ng laro dito, walang overcheese na basta ginagawa ang bawat isa, no? Kahit makikill na sana yung Joy, they're not fully committing on that part. No, nagpakita ka agad sa Hades dito sa Gedli. Yun ang pinansin ka agad ni Saksa dito. Pero yeah, a very unfortunate face check mula dito. Escalera, pero drain up niya na. Ang ganda naman ang ultimate dito. Siya ang gustin na yan. Ano yan? Mga kaibigan, Dragon for that part. Wala pa rin kill and casualty ding makakuha ka agad. Tushjin has to walk away. Wala nang ultimate dito ang ating Yuzong. Habang may iwan naman doon na parang walang gulong yung ating Johet. We are Ben Sanity here is dead na rin din. And now let's see here kung may susunod pang didiin. That's gonna be Hades. Flick. Ayun din. Puncture out. I think that should be it. Men, nakuha dito ng Cignal Ultra yung turtle. Pero I think makukuha pa rin ng Arkangel yung positioning na gusto nila. Yes, merong konting gold sa Cignal Ultra. Pero men, yung zone, ang ganda. Violet. Rewrite the stars. Swag na swag yun eh, no? Disco lights. Oh, disconnection, no? Disconnection notice. Walang nakita talaga tong skin na to. Ako din. Then again, kanina pang gusto kong kontrolin ng Arkangel itong bottom side. Kuya Shinbu, with the kills that they're having, okay na sila doon. Iti-take nila yon kasi that is still gold, that are still items. And, men, take note, Saksa,
4-0-1 na. This is one new Dairot type na lineup na sumasama. Ngayon ako nakita ng Dairot na sumasama. Usually nakikita ko yan. Sa gilid lang, Gedli lang, side lane. But this is something new. Arkangel playing aggressive. But then again, this is Cignal Ultra that they're facing with. Kuya Shinbu, ganitong-ganito din yung nangyari nung game number 3 with Yeah, yes, map. Yes. Again, this is Haluyi. Kailangan nila mag-ingat sa positioning ng mapa. There you go, pare. Dali dito. Unstoppable already. Unlock, mga kaibigan. Medyog Vera. Nakita natin natutunghayan dito sa mga gitna. Tanner's gonna be the vacuum. Done in by Haluyi. Imbarigi getting focus on. Dirinap siya dito ng mga stars. Ngayon, na ginagawa ni Escalera. Habol doon. Yung dragon. Tushjin has to walk away. Of course, goes for another form. And the turret tries to bring back lots of AOE being delivered to that. And the PNK getting destroyed. Yes, way to the front line. Gets nakik pinalamon. Tushjin. Makukuha ng defense sa yung dragon. And now get Escalera. Flickering in na naman. Ito na babagahon ng dragon at isa pa! Tinulak, tinulungan pa! Ni Kuya Benzanity na muntikan. Man, let's talk about range! Yun yung gustong sabihin dito ng Arkangel Esports. Yes! Ulitin mo nga yun! Ano yun? Range! Let's talk about range, bro! Dito sa Gillette! Instant replay! Tignan mo naman si Escalera, man! Meet for shower ng libre! Mula sa Gedli! Sayang doon yung mga setup ng vacuums na ginagawa ni Imba DJ, but the range, bro, na ginagawa dito na Escalera, yun yung nagbibigay sa kanila opportunity mag-damage. Look at this, si Ben Sanity, pulado na rin siya pero kinagat na naman ng Earth. Shenron dito rin, paparamdam lang mga kaibigan. Ang ganda talaga para uri ng laban na tutunghayan natin sa ganitong kalibring organisasyon at sa ganitong kalibring mga players. Cignal Ultra and Arkangel Esports. Look at that, that's 3-11, no? Arkangel Esports, yes, tall, they have the gold lead. Pero nakita na natin to doon sa game number 3. Same. Hindi ka pwedeng mag-assume na lamang ka sa Cignal Ultra. Not to mention, yung mga turtles lagi nakukuha ng Cignal Ultra. Pansin ko lang. Yun nga, so may extra sustain, magmumula doon. Aray ko, babe! Ang daming tinik! Kumbaga, 1,000 needles! Parang ganun yung nangyari, 1,000 years! What? Grabe yan. Yun yung Louie, nakita yung Louie, nilapagan agad ng ult. Nilapagan eh, kumbaga yung si Chango, ibibigay ko sa yung between. Tapos ayun, tingnan mo, may ult ulit. Ihirit lang tayo ng konti, may ult ulit yung Chango. Oo nga, ang bilis ng ult. Ang bilis ng cooldown. Hindi nila ma-reach agad yung Chang'o. Eh, again, if you... kailangan mo mag-ano eh, mag-puncture dyan eh. Pero mukhang huli na nga. Masyado maaga. Yung mga side lane farms na Escalera dito, nabasa ngayon ng Cignal Ultra. But the problem here is, let's see. Yasuo goes all in on Hades. Puncture in, flicker din. Yasuo finishes that. Aba, may badge pang ginawa. That's gonna be also the fatal links of beautiful mula sa Arkangel Esports. Escalera! Dragon. Nakadyan to, wala kami na, may dragon na dumating. Let's go up to Jin then. Tingnan natin kung meron ba magagawa si Yasuo dito. Yup, Rhea. Emoticon, Rhea as well into the front line. Pero Kasam Lip is connected without any counter at Inferno on. And that's it, ladies and gentlemen, an official wipeout. No, not this, actually an official na wipeout talaga na nagawa ng Arkangel Esports without the need for Escalera. 2-4-5 and look, let's look to the Gillette instant replay. Ladies and gentlemen, setup after setup para sa Arkangel Esports dito. So, then his favorite hero right now, the Atlas. With the dominance eyes, best counter. Ito na naman, isa na naman, Benzanti. Mukhang pupunta na sa kawalan itong Johed na to, 6-17. And another free turtle na naman ata to. May paewan ko ha. I mean, this is too early to tell, pero parang may pagka-setup god si Ison dito ha. Tumataas yung kilay ni Rafflesia, tol. Oo nga eh, parang may katapat na eh, no? May umahamon eh. May umahamon eh, no? Yung 3 bar setup nagiging 8 bar setup eh. Oh, pero makukuha na naman Hades, okay? Batay dito. Of course, mahabol si Ison dito just to zone out Hades dito. Pero ang naiwan ay yung Tamos dyan. Dinamon nyo ni Dairot dito. Yung Tamos bigla doon. And, yup. OML. Lumingon! Lumingon, bumiglang liko. Rumon Henley, muntikan na. Ladies and gentlemen, pero di rin siya makakatakas. I think dahil unstoppable portion. Yeah. Ang hirap kasi kapag kalaban mo yung Atlas at saka Popol on Kupa. Yung laban, hindi 5-on-5 eh. 7-on-5. Kasi mayroong ekstrang aso, tapos mayroong kang extra squid. Yeah. Sa Arkangel Esports, ang daming units na kailangan targetin ngayon ni Benzanity for the ejector. Kaya wala sila mapitas. Yep. Diba ako ni Chin? Yep. Look at that. Escalera nga, hinuhold niya pa dito yung ultimate niya after the setup ni Ison.
This is now, we can dare say, lamang na po talaga ng malinis na Arkangel. Ang Arkangel, that is a big lead now. They're removing now the turrets outside the base here of Cignal Ultra. They are capable of actually removing that inner mid lane turret then. Inhibitor turret na yung babantayan ngayon dito ng Cignal Ultra. They can still make a play. WML pa rin tol. Imba DJ is still there. Luyi pa rin naman yan. Oo, WML pa rin. Hindi pa rin matatawaran kasi again, lahat ng turtle ata ay napunta kay Hades. So, eventually may item sila. I think lugi sila dito ng dalawang fights, ng dalawang clash. Pero men, ang nangyayari kasi, yung pagkukulang dito ng Archangel kanina, kapag nakapag-setup si Eason, kailangan nila lumapit lahat for the damage. Pero ngayon, hindi eh. Kasi bukod sa may trap sila, meron silang long range meteor shower na sumushoot lagi sa isa or dalawa. And ang pinaka nagiging ano dito, pinaka nagiging biktima, si Ben Sanity. Walang matarget si Ben Sanity ngayon, Kuya Shinbu. Alam mo ko ba, Ben and Ben, may Ben Sanity. Oo nga, kung may Ben and Ben, may Ben Sanity din dapat. Pero tol, alam mo, may isasabi lang ako tol ha. Oo. Parang nag-aaway sa MVP ngayon si Sax at saka si Eason dito. Look at that KDA on Eason. 2-0-13 for attack. Tapos yung mga setup, grabe. Setup is real eh. No? Alam mo, parang kang battle MC na hindi na rebatan. Kaka-setup mo. Eason, cut! Oh my God. Nice cut mula kay Eason doon. Tapos sumubok pang lumabas. Pero bawal lumabas, pare. Yasuo. Op, Saksa. Bigla mag-Spectre Dash. Wilig sila. Gagawin nilang butiki yan, tol. Dragon Dance. Oh. Men, hindi. Tapos na, Chinese New Year. May Dragon Dance pa rin. Signal. Nabibitin. Pag namali yan, Dragon Dance. Si Chenelasin yan, tol. Kaya na sumagot ng Archangel ngayon dyan, tol. Hindi pala siya Dragon ka, tol pala siya. Yun nala yun. Yun pala yun, Kuya Shin. Archangel Esports. Approving. Looking good. Looking good. Improving to everyone. At sila, apat. Ano nang gagawin ng Signal? Eh, na naman ang Screen Walls. Fatal Links. Pero nice purify para kay Rhea. Malalaman natin talaga. Alam mo, sobrang init ng dugo nitong Ignite Esports, nitong Archangel Esports. Ang tagal nila talaga. Pangarap nila makapasok sa MPL. They fell bad. Alam mo yon. Nung qualifiers. Nung dating qualifiers. Ikalawang qualifiers na nila to sa totoo lang. Pangalawa na to. Ignite. Archangel Esports. Isa sa mga teams talaga na nangangarap pumasok. And eto na nga. Malapit na nila maabot. Then again, best of three to pare. Best of three. And kanina, eto na. Yung mga ganyang dikit-dikit ng Luyi. Yung mga ganyang dikit-dikit ng Luyi. Yan, Eason po. Ay, naku, huli comes kayo dito sila. Mm-hmm. Okay, Drumagon sa likod. Wala namang magagawa yung Dragon doon. Eason lang, Zuzonot na lang din. Okay, steady. Alam mo, tol, kung nahulaan ni Eason yun. Kung nahulaan, E6 lang daw sa apat yun. Tapos ang qualifier 10, tol. Oo, the qualifier fatal links. Yun yung pwede mangyari. Qualified na qualified ka, tol. Nagsiseta pa ng Signal Ultra ng either ambush that time or isang magandang diversion ultimate. And then again, iba din ang spider sense ng Archangel. Aroy! Laki eskalera, tol. Ang sakit, tol. Eskalera, tuloy-tuloy ang pagkambyo. Primera si Ko. Primera. Tertiary. Tatawa pa din eh. Yung damage nung kanyang Chango, kasing half din nung mararamdaman mo sa puwet mo. Oy. Yung byaheng byaheng antipolo uga. Yung ngalay na yung ano mo, no? Yung tawag mo. Ngalay ka na. Kasi tapos soul crush tayo. Tsaka ang lakas ng bass nung speaker sa tawag mo. Oo. Yung sumakay ka sa jeep, tapos hindi ka na marinig nung nagda-drive kasi yung bass sobrang lakas! At eto na! Hop! Tung-tung-tung! Kaibigan! Okay, Todo, tung-tung dito. Pero tingnan natin kung sino unang luluhod. That would be of the joy. Ben Sanity is gone here. Pero walang push na nagagawa dyan mga member dito ng Archangel Esports Radio on the top lane side. Yasuo does the job. Goes for Imba DJ. Went for the kick, no. Flicker out. Phantom execution for the finisher. Sumagot dito siya. Pero lang kanyang sarili ring third rows. Tapos may nakuha pa rin ang the puncture din. Ulit ni paring Hades. So nakaka-defensive pa rin. At nagigigil pa rin sumagot. Etong mga taga-Signal Ultra against Archangel. Nagigigisumata pero mukhang lagot si Chujin dito. Eto na naman ang meteor shower na pinapaulan ni Escalera at pasag na naman ang Torre, the Tower. Ladies and gentlemen, ay ubos na
para sa side ng Cignal Ultra Arkangel Esports. Ang daming problema ngayon ng Cignal Ultra. Men, yung Chichutog talaga, yung Squid talaga, beautiful ML para makapag-set up kagad ng ultimate si Escalera. At kitang-kita mo naman, Book Israel, Arkangel, steps away para sa game number 2. Sabi nga nila eh, alam mo tol, parang yung mga fans ng Cignal Ultra or kung kilala mo yung Cignal Ultra, welcome to your initiation, boys. Welcome, hindi ka, boys. Hindi ka tunay na Cignal Ultra. Kung hindi, so, hindi mo naranasan na maubusan ng inibigay. Maubusan ng tore. Kumbaga na, isusulat yan sa history. Nasa kontrata nila yan eh. Nung pinilihan nila yan sa Cignal. Clause 7, letter G. Clause 7, letter G. Players must experience a game. By losing all inhibitor turrets and try to win. Parang ganun eh. Parang the talent must experience. The talent must experience all losing power three. Down. Losing three inhibitors and then we come need back. To win. Uy. May tumipi. Question sa taas. Ay. Sinidis lang yung tumipi. Ay. Sneaky sir na. Si Hades. Naku, hindi siya nakita. Patience pa, Hades. May demonyo sa gilid, tol. Ay, naku, pero na ako. Sa kabila pala. Sa kabilang ipayo ko yung laban. Binabantayan pa rin. Hindi pa rin lumalabas talaga si Hades. Naku, boy. Ang hari ng underworld. Oo, ito na ba yun? Ito na ba yung comeback? Ito na ba yung nasa kontrata? Ito na ba yung nasa kontrata ko, Shin? Ito na ba yung clause 7, letter G? Ito na ba yun? Hindi nila comeback. Inaalam din ng Arkangel aso si Hades. Hindi nila makita. My spider sense are tingling. Nakuna, malapit ha? Supply! Awiticus, Maximus, Puncture pala yun. Double pa rin ni Eason. Pwede nila yung overchase yan eh. Buti na lang may UML. Tingnan natin ngayon, it's a killing spree already with the Lord secured here. Supply, mga Bobbitrix! An attempt was made by Hades. Pero hindi kinaya, natuto na ang Arkangel ko yung Shinbu. Grabe yun. Grabe yun tol. Nakakaba yun. Nakakaba yun. Teka here. Saksang galing kasi for mga maalam si Saksa tol. Shutting down ni Imbatinsin dito. Pero ano yung number nila? Meron pa bang ibang source ng damage dito? Mega kill na kriwada. Yung chepre ni parang keke. That's gonna be it. Mukhang wala na yatang peking maibaba. Ito dito mga membro ngayon ng Cignal Ultra because the Lord is coming in. Eto na. Fly, ladies and gentlemen. At ang unang kumpas ng pakpak mula sa Arkangel ay ating matutunghayan on this game 1. Teka lang. Yun na yun talaga. Game number 1 and that's it. Arkangel Esports. What's this one? Grabe. Bangklase. What a showing there. Man. It may seem, tol. It may seem that Arkangel won in a massive match.